kahapon mga boss, ito yung GPS tracker na ginagamit ko sa motor ko at sa mga motor na nagpapalagay sa akin. Ito yung ginagamit ko. So, ganito lang siya kaliit. Ganito lang siya. May relay, sakit niya, tsaka may harness siya. So, ang gagawin natin dito mga boss, gagawin natin siyang plug and play. Which is, nakagawa na ako ng kumpleto. So, ang gagawin natin, ilalagay na lang natin sa motor natin. So, halos tatlong connection lang, gagana na siya. So, ilalagay natin dito, susubukan natin dito sa Raider 150 Fi ko. At saka dito naman sa, dito sa motor, idol ko na Raider carb. So, itatry natin dyan kung gagana itong GPS tracker. So, ang ginawa ko ito, mapakita ko sa inyo. Ito siya. So, plug and play siya. Ito na. Then, yan na siya. Ito na yung device. Yan. Ito yung relay niya. So, parang ano lang siya. Parang SGP alarm. So, kung familiar kayo dun sa SGP alarm, yung connection niya halos pares lang, mayroong ganito lang sakit, pero ganito pa connection nito. So susubukan natin dito muna sa Raider Fi. So papakita ko sa inyo kung paano ilalagay na mas madali, at susubukan natin patatakbuhin natin kung kaya natin i-off yung motor natin. So kahit saan, basta may signal, yung device natin, may signal yung SIM, kaya natin matrack yung motor natin. So, anti-knockout siya. Ito yung pinaka-dabit kasi kahit saan, pwede mong patayin yung motor. Saka marami pang features, marami siyang functions. Papakita ko na lang kung paano siya mag-function. Kakalasin ko muna itong head. Ito lang naman siya yung kakalasin natin. Okay mga boss, ito na siya. Ito lang yung green. Dahil ito, naka-ready na siya. May male and female na. Dito ko lang ilalagay para mamaya may balik natin yung headlight. Dito na muna. Ang sample pa lang naman. So ito lang. Ito lang siya. Ito. Yan. So okay na siya. Pero ito dito yan dadaan sa ano, dito yan dadaan sa ilalim kung sakaling ilalagay niyo. Yan dito. So, testing lang muna 'to. Ito hinabaan ko lang siya para pwede niyo ipit kahit saan, pwede niyo itago kaya mahaba siya, yun ang purpose noon. So naka-off pa yung device natin. So, tapos itong dalawang wire. Ito dito sa positive. Ito namang isang wire, ito. Siyempre yung negative bell lock. Okay, ito na siya. Lagi lang natin sa on. Ayan mga boss, naka-on na siya. Lagi lang muna natin dyan.
start na natin. Okay mga sir, na ibalik na natin yung head, na install na rin natin yung wiring natin. So, ayan siya, okay na siya. Ipakita ko lang ulit. Ito na siya. Ito yung relay, ito yung device. Ito siya. Ayan, on natin. So, start ko muna. So, papatayin natin. Okay, and nilagyan ko ng name na Raider 150 para madaling hanapin. Sakaling mag-alarm siya, makikita mo pag tumawag siya, Raider 150, ibig sabihin yun na yung motor mo. So, try natin i-off ng ang makina. 555 lang. Ayun, namatay siya. So, i-on ko ulit. Ito, true text lang to. Ayun, cut oil. Okay, nag-reply na siya. Ayan, nag-reply siya. Cut oil, okay. Ayan na, reply niya. Then, buhayin ko ulit. Gagamitan natin siya. Subukan natin sa internet. Doon sa apps. Ayan, 666. So, tingnan natin mag... Ayan, nag-on na siya. Ayan, nag-on na siya. So, resume oil. Subukan naman natin patayin sa... Subukan natin siya patayin... internet naman. Gamitan natin ng internet. Subukan natin. So, hanapin ko lang yung application. Ito, nag-download ako ng LKGPS2. Yan. Ito lang, pipindutin lang to. Dahil andyan naman yung info. Lagi natin. Yan. So, check muna natin kung ang nasaan na ang location natin. Nagre-refresh pa siya. Sa ibang lugar tayo. May nang signal dito. So, subukan natin kung kaya niyang patayin. Baka ba ito siya ng data. Yan. Set command lang. Then, cut oil. Ayan, confirm. Ayun. Kaya siyang patayin. Namatay na siya. Wala na. So, restore mo lang yung oil para gumana ulit. Okay mga boss, ito na. Ma-enter na yung radar natin para patakbo yung Google. Dadali niya doon sa medyo malayo. Matatakbo niya. I-text natin kung titigil yung motor para makita niyo kung so, and i-text natin siya ng 666. Ay, sorry, 555 pala. So, kung ninakaw na yung motor mo, ayun. Ayun. Tumigil na. So, wala na. Kita ba siya? Layo na eh. Ayun, tumigil na. Ayun mga sir, malayo siya. Tumigil. So kahit siya ang lugar, basta tinext natin siya, titigil talaga. So iti-text ulit natin ng 666.
Yun. So ilang segundo lang yan. Ayan, resume oil. Okay. Ilang seconds lang yan. Ayun, umandar na. Gumana na siya ulit. Pag pabalik niya, papatayin ulit natin. Ayun, pabalik na siya. Nakailaw. Yung nakailaw na yun, yun yun. So iti-text natin ulit yan ng five. Yan siya. Patay na. Ayun, nag-off na, sakto dito. Start ko ulit, 666. Yan, hindi na makatakbo. Yan. Mandar na siya ulit. Ayun mga boss, kita nyo. Text lang, pwede rin yung application, pwede rin natin gamitin. So, i-try ulit natin dito sa car. Madali lang naman siya ikabit eh. So, mga ilang minuto lang siya ikabit. Napakabilis lang. So, i-try natin dito para masubukan din ng car kung okay siya gamitin sa car. Ayan mga sir, tatanggalin lang natin yung headlight para ilagay natin yung tracker na nanggaling doon. Ayan mga boss, inalis ko na, ito na siya. Lilipat ko doon sa carb. Check natin kung ubra. So, wait sir, ito na. Sa radar carb naman tayo. Ganun lang ulit kasimple. So ito dito ulit. Tago lang natin dyan. Tapos okay, okay na yan. Napakadali lang mga boss, ganun lang. Simple lang siya. Wala yung screw namin kaya medyo matagal. Pero basta yan na lang naman na natin. Yan lang. Yan lang siya. Mailagay lang. Okay. Wala na. Ayun mga sir, nakakabit na. Ito na siya. Okay na rin na sa unahan. I-text natin. Ayun, naka-on siya. I-text natin kung mag-off. Yun, nag-off na siya. So, i-on natin ulit. Okay, on na siya. So, pwede nang panda rin niya. Alalay ka lang ng takbo. Kasi, gusto hindi namin makita eh. Mga dyan pa lang, papatayin ko na. Sa lumalayo. Alalay ka lang. Ito na. Mga sir, ito na. Try natin yung carb. So, papupuntahin natin doon sa medyo malayo na konti. Para makita natin.
555 lang ulit. Ayun, namatay na. Cut oil, okay. So 666 para mabalik ulit. Yun, umilaw na. Yan, sabihin okay na rin ulit. So pababalikin lang natin, tapos i-off natin, makita natin yung ilaw niya. I-text natin agad ng wipers pa dyan. Basta maganda ang signal, off agad yan. Yun, wala na. Yan, kahit anong pang gawin niya dyan, wala na yan. So 666 lang ulit. Yun. So resume oil, okay naman ulit. Ayan. Ayun mga sir, nakita nyo naman na gumana dito sa Raider FI at saka Raider Carb. So ito lang siya, ganito lang siya kasimple. Yan, medyo mahaba lang ang ginawa ko dahil para hindi ganun siya ka, para may extension pa. So para doon sa mga gustong mag-avail or gustong malaman kung paano mag-install ng GPS tracker, meron akong video doon sa, may tutorial video ko. So check nyo na lang din sa channel. So shoutout nga pala kay Moto Vents, sa kay Moto RTV, kay Moto Drive PH, kay Bulakbol. Ayan, mga tropa nating nagmo-moto vlog din, pa-subscribe na lang. Maraming salamat. Saka follow na lang din sa page ko. Ayun, andun yung mga gawa ko. So andun din yung mga na-installan ko ng GPS tracker. Kung gusto nyo makita yung legit ang ginagawa natin, andun din lahat. So ayun lang mga boss, maraming salamat. Ito pang antay na account talaga ito. So malaking bagay para sa atin. So kung nag-i-invest kayo dun sa mga accessories, sama nyo na to, mag-ano lang naman. Napakalit na bagay, pero napakalaki lang ang tulong sa atin. Kasi siyempre, binibili natin ng hindi naman mura lang ito eh. Mahal po. Tsaka kahit anong motor yan, kung siyempre pinaghirapan mo, kailangan mo rin ingatan. Siyempre, isama nyo na rin kung bumibili kayo ng gold bolts, kung anong mga accessories na mahal, isama nyo na rin ito para safety. At least, makuha mo yung motor nyo, natutulog kayo, or kung saan man kayo nakatambay, or saan nyo man iniwanan, saan nyo ipinark, at least yung cellphone nyo ang mag-a-alarm, hindi yung motor. Hindi ano magnanakaw, yung motor nyo may tracker. Mas maganda pa nga kung alam nyo, hindi nyo nagagalawin. Yan lang. So napakasimple, napakadaling ikabit. Ayan, ginawa ko na para hindi na kayo yung mahirapan. Hindi naman ganun kamahal, sakto lang. Kasi syempre bumili din ako ng mga para dito. Hindi siya ganun kamahal. Kaya-kaya niya yan. Parang siguro mga 10 gold bolts lang. Ayun lang po. Maraming salamat, boss. Shoutout sa mga tropa. Ayun. RRFC Cavite. Cavite chapter. Maraming salamat sa suporta. Sa aming presidente, kay First Band. Maraming salamat. Saka sa mga members and officers ng Cavite chapter. Ayun lang po. Maraming salamat. Ride safe and God bless.